So guys, matagal na pong wala ito si Coach Tab Baldwin, pero hindi pa po nawawala ang paghahangad ng karamihan na muli po niyang hawakan or pamunuan ang Gilas Pilipinas. At kasama po sa hangarin nila na makita si Hans Kwame bilang isa sa local player ng Kuponan. Tatalakayin din natin na sinasabing bagsak na ang Philippine Basketball, partikular ang PBA na pinamumunuan ngayon ni Commissioner Willie Marcial. Guys, sa kasalukuyan, tikom ang bibig ng pamunuan ng SBP tungkol po sa posibleng lineup ng Kuponan na sasabak sa World Cup ngayong taon, no? Pero habang nananahimik po ang pamunuan, tila hindi naman kayang pigilan ng ilan po nating kababayan ang maglabas ng kanilang saloobin tungkol sa kasalukuyang pamunuan. Ayon po kasi sa isa nating taga-subaybay na si Rocky Stoney, mas gusto raw niya sana na ang team na binuo ni Coach Tab Baldwin. Minsan na rin daw kasing sinabi ni Coach Tab na baka maging local player etong si Hans Kwame. Nabanggit din po umano ni Coach Tab si Jordan Clarkson na ayon sa plano ay magiging naturalized player ng Gilas na nangyayari naman sa kasalukuyan sa ilalim ng pamunuan po nitong si Coach Chot Reyes. Dagdag pa po niya, maganda raw ang plano noon ni Coach Tab Baldwin. Hanga din po siya dahil 2 taon bago po ang World Cup, alam na raw po ni Coach Tab ang piyasang gagamitin. So yun po yung comparison niya dito kay Coach Tab at kay Coach Chot Reyes. Guys, isa lang si Rocky sa mga Pilipinong ganyan ang saloobin na kung tutuusin, may dahilan naman kung bakit gusto nila si Coach Tab kumpara sa kasalukuyang pamunuan. Nasubukan na kasi nila ang kalibre ng Gilas noon sa pamamahala ni Coach Tab kung saan 2 beses nilang tinalo ang Korean Nationals. Ang malungkot lang po dyan, hindi natin alam kung makababalik si Coach Tab Baldwin, ganun din si Hans Kwame. Bunga po ng tinamunyang injury. And in fairness na rin naman sa kasalukuyang administrasyon guys ha, ng Gilas Pilipinas, pinipilit po nilang makakuha ng maayos na manlalaro na posible pong makasungkit ng panalo. Panalo kasi hindi naman tayo magcha-champion dito sa World Cup. Aminin po natin yan. Ganun po yung magiging sitwasyon. Kukuha lang po tayo dyan ng panalo dito po sa World Cup. Subalit tila nagiging maila po yan. Dahil na rin po sa injury at commitment ng players na dapat sana ay bubuo sa hanay ng Gilas. Marami po kasing injury na tinamo etong players po natin. Ito nagdaang buwan, no? And isa na rin po dyan ang commitment ng ilan sa dating Gilas players, no? Medyo minalas, sabi nga po nila. Yun po yung katotohanan siguro. So guys, usapin naman ng PBA, tila dismayado na rin po si dating PBA Commissioner Nelly Iyala. Sa isang mensaheng inilabas po ng dating commissioner, sinabi po niya na nasa pamunuan at vision nito ang tila dahilan kung bakit ganito ang estado ngayon ng Philippine basketball. Inilabas po ni Sir Nolly ang mensaheng yan kasunod ng pahayag ng spin.ph na nagsasabing hindi mo pa nakikita ang sitwasyon ng basketball sa Japan kung iniisip mo na Maynila pa rin ang sentro ng Asian basketball. Ang pahayag ng spin.ph ay kasunod din po na naging performance ng TNT at SMB sa katatapos lamang na East Asia Super League kung saan nasaksihan po natin ang tila masaker na pagkatalo ng SMB maging ang TNT sa Japan at Korea. At katulad ng inaasahan, kaagad pong humakot ng atensyon ang pahayag ni Sir Nolly Iyala. Ayon kay Anonymous Number 1, dapat na raw pong payagan ng PBA ang foreign coaches mag-imbita ng mas maraming team na maglalaro katulad ng Bay Area Dragons. Isa pa umano salary cap na dapat taasan. Baguhin ang kasalukuyang format kung saan 3 conference ang ginagawa ng pamunuan. So maganda po yung suggestion niya, no? Si Anonymous Number 2, pinuna naman niya ang kulturang Pinoy na kahit umano walang alam ay tila ipipilit dahil kilala or may utang na loob. Yun ang isa sa mga maiinit na pahayag ni Anonymous Number 2. Si Anonymous Number 3, idinitalya naman niya ang financial capacity ng bawat kuponan. Hindi raw kasi lahat ng team ay kayang gumastos ng malaki, kaya napipilitang ipamigay ang kanilang magagaling na manlalaro. Binanggit din niya yung dahilan na mas magandang kinabukasan ng ilang players na napipilitang magpa-trade sa SMB or TNT. So guys, maraming salamat.